Kung naman kailanman nakita na itong aking buhay bilang pare isang career o isang profesyon. Bukasyon talaga siguro. Parang ito ang buhay ko. Ako si Father Marcelino Antonio Malabanan Maralit Junior. Kinikilala ng marami bilang Father Junie. In short, nakakala nila. Sinilang noong May 18, 1969 sa lungsod ng Maynila. Ngunit lumaking Lipeño. Dito sa bayan ng Lipa, mula pagkabata hanggang halos sa pagtanda na nga. At ang aking mga magulang ay si Marcelino Bautista Maralit Senior at si Bernardita Malabanan Maralit. Sa aming pamilya, ako ay pang-apat sa anim na anak. Katulad ng mapakaraming kabataan, lumaki sa tahanan ng mga Kristiyanong magulang. At meron din sigurong klase ng advantage sa buhay ko yung kami ay nasa tabi lamang ng simbahan ng bahay. Dahil lumaki din akong narinig ang kampana. Bukod sa narinig ang kampana, hindi ka makaiwas ng hindi sisimba dahil lagi kang kasama ng magulang mo at laging sama-sama bilang pamilya sa pagsimba yung linggo-linggo misa. At dahil na rin dito siguro, nung bata ako ay naging sakristan. Nag-sakristan sa Lipa Cathedral. At sa gitna ng ganitong karanasan ay pumasok sa ng elementarya sa Canosa Academy ng Lipa mula kinder hanggang grade 4 at mula grade 5 hanggang grade 6 naman ay lumipat sa De La Salipa kung saan sa isang bahagi ay doon ko mas o menos siguro nagkaroon ng unang mukha sa akin yung bukasyon sa pagpapari at dahil dito ay medyo naudyok ako sa mga iba kong kaklase na pag-isipan yung pagkuha ng entrance exam seminary. At dahil din dito, nakapasok ako sa St. Francis de Sales Minor Seminary. Pagka-graduate, pupunta na ng St. Francis Major Seminary. And then after St. Francis Major Seminary, nag-theology sa St. Hindi pala sa St. sa Universidad de Navarra sa Pamplona, Spain. Doon ko na kinuha ang aking theology. At doon na rin ako nakagraduate, tapos ay bumalik ng Pilipinas kung saan ako ay nagturo muna ng ilang buwan sa seminaryo. Pagkatapos noon ay bumalik ng Espanya noong taong 1992 at patuloy ng pag-aaral bilang diakono. At nagpatuloy ng 2 taong pag-aaral pa para sa aking master's or licensing degree. At noong 1994 ay bumalik sa Pilipinas, tapos na mga pag-aaral. At bilang diakono ay naglingkod muna ng 6 buwan sa mga parokya ng Cuenca at Calatagan. Hindi 3 buwan. Pagkatapos ay inordinahan akong pare noong March 13, 1995. And then 2013, saka pa ako napa-assign sa isang parokya. First time kong magkaroon ng parokya bilang parish priest. At yun ay doon sa Invención de la Santa Cruz Parish sa Alitagtan, Batangas. Kung saan ako naglingkod ng kulang-kulang 2 taon. Ang pagdating ng March 13 ng taong ito, ay 20 taon na akong pari. Okay? Expected na maging obispo, hindi. Sapagkat sa proseso ng parang paghahanap ata o pagkuha ng magiging obispo, ang isa sa pinakahuling nakakalam ay yung napipili. So, hindi ko expected. Although, bago naman i-announce noong December 31, alam ko na ako ay na-appoint sapagkat ako naman yung unang pinatawag. Noong unang masabi sa akin, ako mismo yung medyo natigilan. At ang una ko agad sinabi sa anunsyo nung pagkakalasa ng pagkabasa ay pwede ka po akong tumangi. Kasi medyo parang biglaan ang dating nga at ang ano, ay pwede naman. Kaya lamang kailangan mabigat ang iyong dahilan. Noong una, bago ako umuwi ng Alitagtag, dumaan muna ako ng Lipa sa Carmel para magdasal. December 16 mismo yun. Pagdaan ko doon, ako yung nagdasal. Nagsimula ako 11:30 ng umaga. Ang napakalakas na lumabas na pakiramdam ko noong ako yung nagdadasal, yung unworthiness. Para akong nanood ng pelikula. Bigla ako nagkaroon ng flashback ng mga memories ko. At nakakatawa niyan ay lahat ng flashback ng memories ko noong ako ay nagdadasal ay lahat yung tungkol sa kalokohan. Kung ano yung mga mischief,
mga kasalanan, mga nagawa ko bilang tao. Wala namang mag-flashback malang magaganda. Yung mga ginawa ko mabuti, ako yung yun. Kaya ang bigat lalo ng pakiramdam. So, the feeling was very strong na akala ko tuloy ang mensahe sa akin ng experience ko ay huwag kong tanggapin. Nung ako ay muling i-follow up, ay nakuha ko humingi ng permisong makipag-usap kay Bishop Ray Evangelista. At ngayon, nagtanong ako tungkol sa kanya, kinuwento ko sa kanya yung karanasan niya. Sa totoo lang, the second time akong tinawag ng assistant naman ng Lucio tungkol sa sagot ko no. Kaya lang, makipag-usap naman kay Bishop Ray, maraming bagay ang napako. So yung kay Bishop Ray, ang kanyang tingin, that was a moment of grace kasi ngayon natakot ka, kanino ka pupunta? Ngayon takot ka sa binibigay sa iyong responsibilidad, kanino ka lalapit? So sabi niya sa akin eh, ay, alam mo na, bilang pari, bilang Christian, saan ka tayo nakuha ng lakas ng loob? So, nagiging malinaw sa iyo na ang iyong sandili ng Diyos. Kita mo, pinakita sa iyo, kaya ka magiging obispo, hindi dahil magaling ka. Malinaw sa kanya yon, sabi niya, pinakikita sa iyo ng Diyos na kaya ka pinili, hindi dahil sa kagaling mo. Pinili ka ng Diyos dahil sa kabutihang loob ng Diyos. It's God's plan, not yours. And it's not based on your talents or your skills. It's based on God's wisdom. No? At kung ano man yung dahilan ng Diyos, kung ba't ikaw pinili, siya ang nakakalam mo, kaya lagi sa ikabubuti ng lahat. Father Junie, Maralit po ito. At inaanyayahan ko po kayo sa aking Episcopal Ordination sa March 13, 9 a.m. sa San Sebastian, Lipa Cathedral. At kayo pong lahat ay aking inaanyayahan din sa March 17. Kung sakasakaling gusto din po ninyo, 9 a.m. din po. Kaya lamang po sa Boac na, sa Boac Cathedral, para naman po sa aking installation. Sana po, sa bawat okasyon itong inaanyayahan ko kayo, hindi man kayo makadalo, isama niyo po ako sa inyong mga panalangin. God bless po.